Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalikan yung kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nabigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only payong kaibigan. And on today's video mga kapwersa, pag-uusapan po natin yung very controversial na face shield, yung paggamit po ng face shield dyan sa Pilipinas. Kasi before pa po nagdesisyon or before pa inilabas ng IATF ang kanilang desisyon na wag na pong gumamit ng face shield, ay nauna na po ang ibang lugar. Diba? Si Mayor Esko Moreno po, hindi po nagpatinag na. At nagsabi po na hindi na mandatory ang paggamit ng face shield dyan po sa lungsod ng Maynila. Ito po ay optional na lang or gagamitin na lamang po sa hospital or sa mga medical facilities. But before po nag-decide si Mayor Esko Moreno, may ibang lugar na po sa Pilipinas na nauna po sa kanyang nag-decide dyan. Ang mayor po ng Iloilo City, di ba? Sila po doon ngayon ay hindi na po gumagamit ng face shield or optional na lamang po iyan. Ganun din po sa Davao. Pero hindi natin alam kung bakit noong nag-decide po si Mayor Isko, doon pa lamang po nag-release din ng statement itong si Secretary Roque na wag daw pangunahan ang IATF, di ba? Wag daw nating i-break yung chain of command. Dapat IATF daw ang magdesisyon. Well, syempre, bawat isa po sa kanila ay may kanya-kanya pong desisyon. Sa akin naman po, marahil ay tama naman yung ginawa na desisyon ni Mayor Isko Moreno. Kasi mas alam po niya kung ano po yung nangyayari diyan sa LGU niya, di ba? Sa community niya. Just to give you an information, sa Metro Manila po, nasa 98.94% na po ang umahigit po sa 9 million ang nakatanggap ng first dose. Habang almost 90% ang fully vaccinated or katumbas na po ito ng almost 8.7 million. So syempre, hindi naman po yan basta-basta mag-decide si Mayor Isko Moreno kung alam po niya na delikado pa po yung sitwasyon. At ako po guys, first hand experience ko po kung gaano po kahirap ang pagsuot ng face shield na yan. Lalo na po ako ay may salamin, so pag sinusuot ko po yung face shield, so nagki-create po siya ng parang fog sa loob at nahihirapan po ako na makakita. At syempre alam naman po natin, 'di ba, ang katotohanan na karamihan po sa atin gumagamit lamang po ng face shield na yan just for compliance, 'di ba, para po tayo makapasok sa mga malls. Kasi required ang face shield. Pero pagpasok po ng malls, ginagawa po nila yung headband. So 'di ba, it only defeats the purpose na para maproteksyonan ka po against whatever, 'di ba, ng COVID. So I suggest na talagang hindi po ganun ka-effective ang implementation ng paggamit ng face shield na 'yan. And even po yung DILG secretary natin, si Secretary Anyo, nagsabi na rin na hindi po null and void, 'di ba? Na hindi po masasabi natin na i-bypass po ni Mayor Isko Moreno kasi kumbaga ano yun, may separate na rule or separation of powers naman po yung LGU, 'di ba? Meron po silang local government code. So I guess ngayon ay labanan na lang po kung sino ang mas magaling sa kanila mag-explain diyan. Pero isa lamang po ang what do you call this? Ang gusto kong ipaabot kay Secretary Roque. Ngayon po na nagpa-implement yung ibang LGU, natanggalin po yung face shield na yan, umaalma po kayo, nagre-reklama po kayo kasi sinasabi nyo na hindi sinusunod ng LGU, di ba? Yung pinapatupad na regulation ng IATF. Ito lang po yung tanong ko dyan. Bakit po, di ba, noong nagpapa-implement ang bawat LGU, let's say just for example, ako umuwi po ako nung nakaraan. So, di ba, naka 7 days quarantine ako sa Maynila, sa facility. So, supposed to be 14 days yon. Pagdating ko po ng LGU, dapat 7 araw na lamang po. Pero sa LGU po namin, hindi tinatanggap yung Bureau of Quarantine Certificate. Back to zero po, guys. 14 days ulit, di ba? So, saan po yung ngipin ng batas dyan? Bakit hindi po mapasunod ng IATF or ng National Government yung mga LGU? Diba? Kung sa mga ganitong sitwasyon po na pahirap sa mga tao, yung face shield na yan, ayaw nyo pong ayaw nyo pong pagbigyan ang tao. Pero, doon sa isang bagay kung saan
dapat mas komportable po doon yung mga tao, like yung mga OFW, kasi imbis po na 7 days na lamang po yung quarantine namin, ginawa po ulit ng LGU na 14 days. Pero nagbingi-bingihan lamang po ang IATF at ang national government. Hindi po nila kayang mapasunod ang LGU sa bagay na yon, di ba? So guys, very, if sa akin lang observation, very selective po, di ba, ang gobyerno natin, ang IATF natin sa pagpapatupad, pag-i-implement ng batas, di ba? So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo yung naging statement ni Secretary Roque at ganun din po yung sagot ni Mayor Isko Moreno. At ang nakakatawa pa po dyan, mayroon din pong panukala yung ating Department of Health dyan sa Pilipinas. Actually, tawang-tawa po talaga ako nung binalita ko ito sa ating mga kaibigan na meron po silang proposal na instead of, ay, kung tatanggalin man po ang face shield, papalitan po siya ng goggles. Alam niyo po yung goggles, yung ginagamit po sa pag-swimming, di ba, paliligo, di ba, nakakatawa po talaga siya. Kumbaga, dagdag pahirap po ito sa mga kababayan natin na talagang mahirap na nga po yung face shield, di ba? How much more po yung mga goggles na yan? Di ba? Mas magastos po yan, di ba? Bakit? Di ba? Bakit nyo po gustong palitan yung face shield? Di ba? Ang face shield ngayon ay nasa sangkot po sa isang napakalaking anomalya ng corruption. So gusto nyo pa rin po ba ng another source of corruption? Sana po tigilan na po natin yung paggawa ng negosyo. Huwag na po natin pahirapan ang ating mga kababayan. Huwag na po natin gawing negosyo ang COVID na yan. Okay? So sana guys ay kayo na pong mag-decide kung ano po yung inyong nakikita sa mga nangyayaring sitwasyon dyan sa Pilipinas. So I would like to hear and read your comments dyan po sa ating comment section sa baba. At babasahin po natin yan on our next vlog. So enjoy nyo po, panoorin nyo pong mabuti yung nag-statement po ni Secretary Roque at ganun din po yung sagot ni Mayor Isko Moreno. At sabihin nyo po sa akin kung kanino po kayo kampe. Okay? Marami pong salamat. Always stay safe and God bless. Nagbabala ang palasyo sa mga alkalde na hindi susunod sa polisiya ng face shield. Ito'y matapos ipatigil ng lungsod ng Maynila, Iloilo at Davao ang pagsusuot ng face shield. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, mananatiling epektibo ang mandatory face shield. Maliban na lamang kung naglabas na ng kautusan ng Interagency Task Force na hindi na mag-oobliga na magsuot na nito. Null and void po siya for being in violation of an existing executive policy decreed by the president himself, no, in the exercise of police powers. Dagdag pa ng kalihim. Anong aking pakiusap po sa mga local government units natin, sa ating mga mayor, lahat po ng mayor ay under po the control and supervision of the president in the executive branch of government. At ang decision naman po ng IATF ay decision din ng ating presidente. So ang decision po ngayon ay kinakailangan ipatupad muna ang face shields habang pinag-aaralan naman po. Hindi naman po natin sinasabi na hindi tatanggalin yan. Pero antayin naman po natin ang desisyon ng IATF. Pero maging si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ay inamin na aprobado na nila ang pag-aalis ng face shield. Isusuot na lamang daw ito sa mga high-risk areas. Dagdag pa ni Galvez na dapat hintayin na lamang ang anunsyo ngayong linggo hinggil sa bagong panuntunan ng pagsusuot nito. So yun po ang aming, aming rekomendasyon at hopefully within this week or as soon as possible, magkaroon po tayo ng tinatawag na resolution para gawin ng voluntary ang face shield po. Matapos dagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang ordinansang hindi na mag-oobliga ng pagsusuot ng face shield sa lungsod ng Maynila. Itong face shield ay siguro naman talagang sa dami ng pag-aaral na nangyari sa mundo ay wala naman talagang bisa. Ito'y nakadadagdag lang sa basura, plastic na basura sa ating kapaligiran. Wala namang dagdag na proteksyon sa general population. Basta importante, naka-face mask sila. Para naman kay MMDA Chairman Benhur Abalos, nagkaisa ang Metro Manila Mayors na optional na lamang ng pagsusuot ng face shield habang umapila naman ang Department of Health sa publiko na bigyan sila ng sapat na panahon para pag-aralan kung dapat na bang tuluyang alisin ito. Ayon kasi sa DOH na malaki ang naitutulong ng face shield dahil sa pagsusuot ito bumababa ang kaso ng COVID-19. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Sa kabila naman ng banta ng Malacanang sa mga LGU ukol sa pagtatanggal ng mandatory face shield,
Nanindigan si Moreno na binibigyan siya ng local government code ng kapangyarihang gawing voluntary na lang ang paggamit nito. Okay. Matapos po kayong maglabas ng EO kanina, hiningan ng remarks ng Malacanang dun sa EO. Sino sa Malacanang? Sabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque, paalala na ang mga mayor ay under sa supervision ni PRRD. Null and void yan dahil ito ay in violation of existing policy ng Pangulo. Comment please. Well, he is entitled to his opinion. As far as the local government code is concerned, it is within the power of the local chief executive under Section 16, the General Welfare Clause. His opinion is as good as mine. As far as Manila is concerned, we have vaccinated a lot of people. We have low infection. The people of Manila deserve some ease. And that's what we're after. Tao muna. Pinagbigyan ko na sila matagal na panahon. Puro sila analyze and paralyze. I think it's high time for the people of Manila to benefit from the vaccination. The people paid the price already. At the very least, ganoon lang matanggap man lang nila ngayon ay kaluwagan. Ngayon, he's entitled to his opinion. I hope that opinion brings him somewhere. Well, we have been implementing it within the territorial jurisdiction of the city. Manila lang naman. Kaya. Po, yung sabi naman po ni Yusek Densing, dapat naka-align sa IATF. Ayoko mag-speculate because there is a political issue with respect to face shield popularity issue yan. If a politician decided to do that ahead, I think it's an issue of politics rather than science. And thanks for reminding us that we have the mandate of the people. They are all appointed. We don't have a responsibility to our people. We have. We, the local government unit and all other elected officials, has a responsibility to take care of our people. Kami binoto ng tao, sila inupo lang ng mga kusina. Wala naman sila sa kalsada. Kasi kanina napakainit niya yun. Pagkatapos na pagkatapos ng EO mo, then comes si presidential. Marami nang sumunod eh. Oh, tsaka Metro Mayors eh. Ano yun? Pinandaling boy din yung resolution? Nakatang lang na una. Well, I don't want to speculate. Basta ako, ginagawa ko yung trabaho. Kailangan mabilis ang kilos. Oo naman, George. Hirap na tao. Dami na sakripisyo. Ito yung mga analysis paralysis, kaya na paralysis ng bansa. Puro analyze. Wish them good luck. Punta sila sa Manila, bakunahan namin sila. We'll be happy to be of service. We owe it to the people of Manila. Even we owe it to the people. If they suspension, mahal ganun. Pwede naman nila subukan. Well, wala naman makakapigil sa kanila. JLG suspension. Whatever. Dapat may suspendin muna sila isang mayor. You Google it. Thank you. Thank you, ma'am. Kasi yung face shield din yan eh. Ewan ko siguro hindi pa ubos yung binili ng Parmalee. Uy, totoo naman eh. Ayan, ito mukha ng korupsyon. Nasa mukha ng mga Pilipino. Baka hindi pa ubos yung binili nila. Wala namang visa. Bili sila to silisumab sa current DCPO.